magkikanta lang ako. Alam niyo ba, sa bahay ko, sa magulang ko at saka ako, personal na gamit ko, hindi ako kagaya ng iba. Siguro may baka may kagaya din ako. Ako lang, ang dala-dala ko lang, kailangan, di ba yung babae kapag aalis sila, kailangan meron silang bag, meron silang lipstick, meron silang pabango, meron silang cologne, meron silang alcohol. Ako, ang mahalaga lang sa akin, meron akong Colgate, o kaya Close Up, o kaya Happy, tapos meron akong Rexona, tapos meron akong ball pen, tapos papel, o kaya notebook, tapos meron akong suyod, tapos meron akong alcohol. Minsan kahit wala na alcohol, hindi naman ako nagkukulong, basta ang ginagamit ko lang sabon. Dati yung sabon na pampaligo ko, yung Lifebuoy, o kaya yung ano, yung Perla. Tapos yung ano, mas gusto ko yung ano, yung Perla, kasi nga yung sabon Perla, yun yung ginagamit kong panligo. Tapos yun, pag wala naman akong Rexona, yung ano, yung ginagamit ko yung suka, kaya yung kalamyas pang lagay ko sa kilikili, kasi maasim kasi yung kilikili ko eh. Tapos ang ginagawa ko lang, meron akong Colgate lang sa akin, tsaka ano, toothbrush. Tapos yung ano, yung cotton buds, meron akong ano, meron akong ganito. O kaya bulak, kasi importante sa akin yung paglinis ng tenga. Tapos yung ano, yung ginagamit ko, yung nipper, kasi nga ba, yung aking ano, yung aking kuko, mapapansin mo yan. Nanay ko kasi manicurista, yung kuko ko, yung pinakadulo nire, yung daliri ko, no, yan. Mapapansin mo yan, kumakapal ba yan, dito. Tapos nagkakaroon siya ng hiwa-hiwa. Tapos mag-ulit, kagaya nito, oh, yan. Yan, ginagawa ko, iniano ko yan ng nipper. Kasi minsan kumakapal yan. Tapos, masaya na ako na, yun lang yung mga dala ko sa gamit ko. Meron akong bag na maliit. Tapos, nandun yung lahat. Yung Rexona, ballpen, notebook na maliit. Tapos, yung toothbrush, close up. O kaya, pag may close up ako, mapera ako nun. Pag ako ay happy, medyo tipid na ako nun. O kaya, ano nga ba yung ano ko? Suyod. Yan. Kasi lagi ako nag-ano ng buhok. Tapos minsan may mga balakubak talaga ako. Tapos ano, hindi mawawala sa akin yun na gamit sa ano, sa katawan ko. And syempre, yung brief. Sa totoo lang, yung brief po, mga dikulot. Kasi nga pag puti, ayun, puro libag na. And yung ano, yung dati, ano, kada ano, kada suot ko, laba. Tapos siyempre nung ano, nung iba naman, ayun, alba yung ginagawa ko, yung bagang pagkasuot ko talaga, laba. Minsan naman, hindi na ako nagbibrief kasi nga yung gamit ko, yung pantakbo ko. Di ba yung pantakbo ng runner, may exigent short ko, tapos meron na siyang mismong brief. And then, kapag natutulog ako sa bahay, yun, hindi na ako hindi na ako nagbibrief kasi mas fresh ka sa akin yung ano, naka-short na lang ako na ano. Meron akong short na pantakbo na wala, di ba, nasan nga ba yun? Meron akong ano eh, hindi ko pala dala. Meron, di ba yung short ng pantakbo, meron siyang parang brief. Tapos meron akong short na pantakbo na wala siyang, ano, wala siyang brief mismo. So, mas gusto ko yung press ko ako. Kasi nga, pag sa gabi kasi, buong araw ka na naka-brief, tapos sa gabi, mag-ano ka pa, medyo mahigpit na. So, yun yung mga mahalagang gamit na meron ako. Pag nawala sa akin yung ano, nawala sa akin yung Rexona, medyo yun, asim. Natitiis ko pa kahit wala yun. Ang huwag lang mawawala sa akin yung toothbrush at saka yung ano, yung toothpaste. Tapos, pinakamahalaga sa akin yung ano, yung paninsantay nga. Nagkaroon kasi ako ng ano, nung bagang laging kinakate. Pero nakakapanood ako sa Facebook na yung mga pang-cleaning. Tapos sabi naman nung ano, nung kaibigan ko, hindi siya dapat laging lilinisin. Kasi nga, oras na ano, laging iba yung dumi, laging pumapasok sa loob, natutulak pa loob. So, nung time na yun, parabang ano ako, kasi yung tulugan namin, ano, puro, di ba, sementado, ano yun, sementado bagang, play, ano, yung yero. Kasi mga luma na ba,
Tapos yung pinakatapatan ng aking mata, doon sa tenga ko, may kahoy siya, magabok. Ang ginawa ko dati, nilagyan yung yero, nilagyan ko ng, yung sa ilalim, di ba, yero. Tapos yung pinakabubong namin, nilagyan ko siya ng kumot. Yun. Yun ang ginagawa ko. Tapos hindi ako nag-ano, hindi na ako naglilinis. Nung natanggal yung kumot, ayun. Pag may laging kumakat eh, para bang ano ba, yung psychological na pag may dumaan lang sa akin na tao, feeling ko may nilaglag sa tenga ko, yun ang laging nasa isip ko ba. Kaya ang ginagawa ko, pag ako matutulog, meron akong halimbawa, meron akong panyo, may panyo ako, tapos pag natutulog ako, nakataklob yung tenga ko, nakaganyan. Para akong albularo, o kaya yung asin panyo talaga nakaganyan ako. Tapos pag natutulog ako, nagtataklob ako ng, kasi nga dati, nung tatay ko, lagi siya nagkukulambo, kasi nga allergic siya sa kagat ng lamok, o kaya naman nagkakatol. Pag hindi siya nagkulambo, katol naman. Eh, pagkatol ang ginagamit, ako naman nagkakaroon ako ng hapo, hinahapo ko, tapos naninikip yung dibdib ko. Tapos yung ginawa ko, nagkapera ako noon, yung kulambo ko, binigay ko sa kanila para siya nalang magkulambo. Ang problema naman, pag nagkukulambo si Papa, lagi nagyayos yun. Ang nangyari sa kulambo namin, puro butas-butas, kaya ako tagatahi. So, ginawa ko, huwag na kayo magkulambo, huwag na kayo magkatol. Tapos yun, binigay ko ng kulambo, binigay ko sa kanila. Kulambo na rin ako. Kaya ako nakakatulog na maayos. Tapos ang ginagawa ko naman, pag wala naman akong kulambo, pag ako sobrang pagod, yun. Sobrang nakakatulog na ako kasi ang dami lamok sa amin. Tapos minsan naman, wala. And yun yung mga kwento na sinasabi ko, kinisip ko sa inyo. And ayoko siya mawawala yung panlinis ng tenga, tapos yung Rexona, tapos kailangan lagi ako may ballpen tsaka papel. Kasi minsan mayroon akong kwento o kaya mayroon akong naisip na kailangan ko ilista sa papel. Kaya lagi akong may notes. And ano pa ba? Yung suyod, yan lagi. Minsan yung ulo ko. Kung mag-research ka naman sa internet, ang dami mong bakit ka nagkakaroon ng balakubak. Minsan, dahil nga sa hindi ka naarawan, tapos meron naman pag lagi kang nasa araw, pwede ka din magkabalakubak. Tapos meron siya naman, sakit sa balat ngayon. And bata pa naman ako, meron na ako nun eh. So lagi ako nagsusuyod. Tapos nagkakaroon ng sugat-sugat. Kasi yung suyod namin, dalawang klase. Yung parang kahoy, tapos yun siya naman, yung suyod na ang sakit naman, talagang pag ginila mo, talagang kita laglagan. So, talagang mahirap magkaroon ng sakit sa balat. So, yun lang, and dito ko na po tinatapos ang kwento ko. Yun lang, para alam niyo po. Sinasabi ko ba yung meron ako. So, yun lang, and bye for now. See you the next vlog.